Magandang tanghali po sa inyong lahat, mga kaibigan. Muli po ay nagsama-sama tayo upang muli po tayong mag-aral ng salita ng ating Panginoong Diyos. Inaanyahan ko po kayo na kayo, mga kaibigan, ay humawak ng inyong banal na kasulatan at atin pong buksan at atin pong pag-aralan. Sa Ecclesiastes 12:13 ay ganito po ang sinasabi, "Ito ang wakas ng bagay, lahat ay narinig, ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao." Ano raw po ang buong katungkulan ng tao? Sundin po natin ang kautusan ng Diyos. Mga kapatid, ang kautusan ng Diyos ay makikita po natin ang 10 utos ng Diyos sa Exodo 20:1-17. Ang sabi po rito, "At sinulatan ng Diyos ang lahat ng mga salitang ito na sinasabi, ako ang Panginoon mong Diyos na naglabas sa iyo sa lupain ng Ehipto, sa bahay ng pagkalipin, huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko." Una. Pangalawa po, "Ay huwag kang gagawa para sa inyong larawang inanyuan o kawangis man ng anumang anyong nasa itaas, sa langit o sa ibaba ng lupa o nasa tubig o sa ilalim ng lupa. Huwag mong yuyurukan sila o paglilingkuran sila sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay Diyos na mapanibughuin na aking dinadalaw ang katampalasanan ng mga magulang sa mga anak hanggang sa 3-4 na saling lahi ng mga napupuot sa akin. Huwag mong babanggitin ang pangalan ng mong Diyos sa walang kabuluhan. Alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangilin. Anim na araw na gagawa ka, ngunit na iyong gagawin at ang lahat ng iyong gawain, ngunit ang ikapitong araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Sa araw na iyan ay huwag kang gagawa ng anumang gawa, ikaw ni inyong anak na lalaki, ni babae, ni iyong aliping lalaki, ni babae, ni iyong baka, ni ang iyong mga tagibang lupa na nasa loob ng iyong mga pintuang daan. Sapagkat ang anim na araw ay ginawa ng Panginoon ng langit, lupa, dagat at ang lahat ng nangaroroon. At nagpahinga sa ikapitong araw na anupat ipinagpala ng Panginoon ng araw na Sabat at pinakabanal. Igalang mo ang iyong ama at ina. Huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang magbibintang sa iyong kapwa. Huwag mong iimbutin ang bahay ng iyong kapwa o ang asawa ng iyong kapwa, ni aliping lalaki o babae, ni ang kanyang baka, ni ang kanyang asno, anumang bagay ng iyong kapwa." Malinaw, mga kapatid, na binasa po natin ang 10 utos ng Diyos na ito po ay magaganap o masusunod po baga ito ng tao. Mga kapatid, ito po ang kautusan ng Diyos, ito po ay masusunod ng tao. Ano po? Ngunit, mga kapatid ko, atin pong alamin ang ika-apat na utos. Alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangilin, mga kapatid. Ano po ba ang meron sa Sabat? Unang-una, pinagpala, pinagpahinga, binasbasan at binanal po ng ating Panginoon at ito po ay ipinangilin. Ang Sabat, mga kapatid, ay inaayawan po ito ng marami. Bakit? Sapagkat ang sabi niya ay mababawasan umano ang kanilang kita, kabawasan sa negosyo. Ang gusto ay walang kapahingahang trabaho, mga kapatid. Gusto pong yumaman. Masama po ba ang yumaman, mga kapatid? Hindi po masama ang yumaman. Ang sabi nga laang ay hinay-hinay lang. Ayon po sa Kawikaan 28:20, atin pong babasahin sa Kawikaan 28:20, "Ang tapat na tao ay mananagana sa pagpapala, ngunit siyang nagmamadali sa pagyaman ay walang pagsalang parusahan." Kaya, mga kapatid, sa pagyaman, hinay-hinay lang po. Ano po? At ang nais ng Diyos ay gumawa po tayo ng naayon sa kanyang kalooban. Ang nais po ng Diyos na makita sa inyo, mga kapatid, mga kaibigan, ay ano po? Magpakabanal kayo na tao sa akin. Hindi lamang po, mga kapatid o mga kaibigan, sa araw ng Sabat tayo magpapakabanal, kundi sa araw-araw po nating pamumuhay sa lupang ito ay sikapin po natin na makita sa atin si Jesus sa ating buhay. Kasabihan, tao lang eh. Hindi ko sinasabi po, mga kapatid, na masusunod po natin ang nang sakto ang kautusan, kundi pagsikapan po natin na sundin ang kautusan. Sapagkat ayon po kay Mrs. White na propetisa sa bukal po ng buhay 416, hindi lamang ang marurunong, ang mga dakila, ang mga magpagkawang gawa, ang makapagtatamo ng pasaporte patungo sa langit, at hindi lamang ang masipag na manggagawa na puno ng sigla at walang puknat sa paggawa, hindi nga, kundi pati ang mapagpakumbabang loob na nasasabik sa pakikisama ni Kristo.
ang mapagkumbabang puso na ang pinakamataas na mithiin ay ang ganapin ang kalooban ng Diyos. Ang mga ito man ay maluwag na makakapasok, sila'y mapapabilang doon sa mga naglinis ng kanilang mga damit at pinaputi sa dugo ng kordero. Mga kapatid ko, pagsikapan po natin, sundin ang kautusan at ito po ay masusunod natin. Ngayon, sino po ang nagsasabing kayang sundin ang kautusan? Sino po ang nagsasabing hindi kayang sundin ang kautusan? Ang tanong mga kapatid, ang kautusan po baga ng Diyos ay hindi kayang sundin? Atin pong tinalakay kanina ang kautusan ng Diyos. At ang kautusan ng Diyos, ito po'y kayang sundin ng tao. Ngunit mga kapatid, may mga tao na hindi daw kayang sundin ang kautusan. Ano po ang sinasabi ng ating propetisa doon sa mga tao na nagsasabi na hindi umano kayang sundin ang kautusan ng Diyos? Kaya pabanjing-banjing lang, mga kapatid. Ang sabi mga kapatid sa Bukal ng Buhay, page 425, sa kabilang dako, lahat ng sumusuway sa mga utos ng Diyos ay sumasang-ayon sa pahayag ni Satanas na ang kautusan ay di matuwid at di masusunod. Sa ganitong paraan ay pinapangalawahan nila ang mga daya ng dakilang kaaway at nagsasaboy ng kalapastanganan sa Diyos. Sila ay mga anak ng Diablo, ang kauna-unahang naghimagsik laban sa kautusan ng Diyos. Ang nais ng Diyos na makita sa kanyang bayan ay nagagalak sa pagsunod sa kanyang kautusan. Mga awit 1-2. Ang tanong mga kapatid, mayroon po tayong tatlong tanong. Sino po ang umiibig sa Diyos? Buksan po ninyo sa Juan 14:15. Ang umiibig sa Diyos, ang sabi po rito sa Juan 14:15, kung ako'y inyong iniibig, tuparin nyo ang aking mga utos. Sapagkat ito mga kapatid, mga kaibigan, ang katunayan na tayo nga ay umiibig sa Diyos kung tinutupad natin ang kanyang mga utos. Pangalawang tanong, sino po ang nakakakilala sa Diyos? Basahin po ninyo sa 1 John 2:3-4. Kung ako'y, sino ang nakakilala sa Diyos? Ang nagsasabing nakikilala ko siya, ngunit hindi tumutupad ng aking mga utos ay sinungaling at wala sa kanila ang katotohanan. Pangatlong tanong mga kapatid, mga kaibigan, sino ang gustong maligtas? Mga kapatid ko, ang wika ng bantay ng bilangguan kay Silas at kay Pablo nang sila po ay makulong sa Pilipos. Ano po? Bago sila pumaroon sa Pilipos, sila po ay nakulong. At nang sila po ay nakulong, sila po ay binugbog, duguan, sugatan. Ngunit nang sila ay nasa bilangguan na, ano po baga ang kanilang ginawa roon? Sila po baga ay nanahimik na lamang? Sila po baga ay natulog na lamang? Hindi mga kapatid, kundi sila ay umawit ng mga awit papuri sa ating Panginoon at sila po ay nanalangin. At pagkatapos po nilang manalangin, mga kaibigan, ay biglang lumindol na napakalakas at nangauga ang mga panulok ng bilangguan at nabuksan ang bilangguan ito, ang pintuan ng bilangguan. Kung kaya't mga kapatid, ang bantay ng bilangguan ay nagising. Nakatulog marahil ito sapagkat maganda ang tinig ni Pablo at ni Silas. Pero mga kapatid, nang mabuksan ang bilangguan, nakita ito ng bantay ng bilangguan. At siya po ay magpapakamatay na sana. Kinuha niya ang kanyang tabak at siya ay magpapakamatay na sana. Ngunit sinansala po ni Apostol Pablo. At ang sabi mga kapatid, huwag mong gawin ang mga bagay na yan sapagkat kaming lahat ay narito pa. Mga kapatid, mga kaibigan, ang bantay ng bilangguang ito ay nakasaksi sa katapatan nitong sila Apostol Pablo. Kung kaya't nagwika ang bantay ng bilangguang ito, mga Ginoo, ano ang dapat kong gawin upang ako ay maligtas? Kung kaya't sinabihan o sinagot sila ni Pablo, mga kaibigan, sumampalataya ka lamang sa ating Panginoong Hesus, ikaw at ang iyong sambayanan ay maliligtas. Sa mga gawa, 16:30-31. Mga kapatid, kung nais po nating maligtas ang wika ng ating Panginoong Hesus, kung ibig mong pumasok sa buhay, tuparin mo ang aking mga utos. Maraming salamat.